Hi guys, welcome back to my YouTube channel. It's me, Venus Touch and Parks, your transgen vlogger. Yan guys. So, ang topic natin for today is all about hormone pills. Ano nga ba yung hormone pills niyan? Para saan? So, I'm gonna let you know more on yung pills na yan. Hormone na tinitake ko. So, hindi ko ina-advise ito sa mga kagaya ko na young at heart at young generation na transgenders na nagsisimula pa lang para magiging babaihan. Hindi ko ina-encourage, pero I just want you to know kung ano ang hormone na tinitake ko at kung effective ba ito. So, I'll show you in a minute. Ito na yung gamot. So, hi guys. Ito na yung gamot. Yan siya. Kung na familiar sa inyo, ito yung tinatawag nilang norethisterone ethinyl estradiol micropill. Ayan. Ito. So, ito yung tinitake ko. Itong tinitake kong hormone na ito, mag 3 months na ako. So, ang effect sa akin is parati akong gutom. So, kapag hindi mo kinontrol yung pagkain mo, tataba ka talaga. Kasi, ang parati mong mararamdaman is parati kang gutom. At lalong-lalo na irritable ka. Kasi nga, yung changes na nangyayari sa babae, nangyayari din sa'yo. So yun yung number. Mga numbers na kailangan nyo tinatandaan. Mga factors, I mean. Hindi numbers. Sorry. Factors. So yun. Ano pa ba yung changes na nararamdaman ko? Yung natutunaw yung aking Adam's apple. Ayan. So hindi siya obvious yung aking Adam's apple. Kasi 3 months na akong nagtitake nito. And ano pa ba? Magkakaroon ka ng parang alam mo na, bubelia. Ayan. Mamumukol ka. Ayan. Magkakaroon ka ng boobs. Unti-unti. So, yung nangyari sa akin, medyo may kalakihan ng konti. Pero, nandoon pa rin siya sa stage na para kang nagdadalaga. Yan. Although, tapos na siya sa stage na masakit kapag nababangga. So, ano pa ba? Bukod sa irritable ka, yun yung sumasakit ang ulo mo. Hindi yung sobrang sakit. Sumasakit ang ulo mo dahil yung para bang gusto mo ng mahiga dahil feeling mo minamigraine ka. Kasi nga, yung effect niya, iniiba niya yung katawan mo. Kumbaga, pati sistema ng katawan mo. Kasi, nanggagaling kasi yung dugo natin. Nung hindi pa tayo transgender, ang dugo natin bilang lalaki, nanggagaling siya dun sa ano natin, yung itlog doon. Yung tawag nila na ano ba yan? Yung basta yun. Yung itlog. Tapos, kapag ka yan yung androgen. Yan, androgen. Kasi estrogen sa babae. Ayan. So, yung androgen, siya yung nagbibigay ng pagiging maskulado mo,
tutubuan ka ng bigote, Adam's apple, kung ano-ano pa. Tapos, meron pa dyan, yung kapag uminom ka neto, pipigilan niya na maglabas ng dubong lalaki yung iyong itlog. Kaya, ang nangyayari, habang tumatagal, kakainom mo ng kakainom yan. Unti-unti nagiging babaihan. Hindi naman yan isang inom mo lang, pagdilat ng mata mo, then natulog ka. Hindi yan overnight na nangyayari. Talagang tiyagaan yan. At unti-unti mo rin mapapansin dahil mismo mga friends mo at mismo rin ikaw ang makakapansin ng pagbabago sa katawan mo. Kasi ang mangyayari na dyan, pag umepekto na yan, parati kang gutom. Yan talaga yung number one. Parati kang gutom. Gaya ko, dati talagang tumaba ako dahil hindi ko kinontrol yung kain ng kain. Tapos yun pala, sabi sa akin ng friend ko, pag nag-hormone replacement therapy ka or HRT, yan eh, kailangan, kinokontrol mo rin yung diet mo. Kasi, nag-take ka ng hormones, ibig sabihin, gusto mo maging katawan ng babae ang katawan mo. Eh, kapag kain ka ng kain, magiging isa kang babaeng malaki ang katawan. So, ang pangit naman siguro ng ganun, di ba? Parang transgender ka, tapos ganun. So, ngayon, ang nangyari sa akin dati, ganun. So, ngayon, nagpapapaya tayo. Kasi, habang hindi pa huli ang lahat. Kasi, total, magti-3 months pa lang naman kasi tayong umiinom nun. So, ano ang maipapayo ko sa mga batang transgender na nagsisimula? Huwag kayong basta-basta bibili ng hormones. Maigi na rin mag-consult kayo sa doktor. Kasi ako, nagpunta ako sa isang ospital na malapit dito sa amin. Tapos, naghanap ako ng OB-GYN doctor. Yan, kung sino yung OB-GYN na pwedeng makapag ano sa atin, bigay ng advice or tips kung ano yung kailangan i-take na hormones ng transgender. So, yun ang tinanong ko sa information. So, may binigay sila sa akin na pangalan ng OB-GYN ni doctor at siya yung tinatanong ko ngayon. At in-educate naman niya tayo tungkol dun sa mga hormones. At medyo ang hindi ko lang gustong malaman is about sa Dayan. Kasi ang Dayan, malakas ang ano niya, kumbaga puro ang content. Although lahat naman sila delikado. Pero ano kasi yan eh, malakas yung content ni Dayan. Kaya talagang as in, pag sumakit ulo mo, parang gusto mo nang iuntog sa pader yung ulo mo dahil sa sobrang sakit. Tapos, oo nga, puputi ka, flawless ka lahat, tapos lalaki ito, ayan, lalaki yan siya, tapos yung kwet mo, hugulma, tapos yung bewang mo, liliit. Yan ang epekto pag bakla ang uminom, na gaya namin. Pag sa babae, syempre, kung ano yung meron ka na eh. So, ang gagawin lang niya sa'yo, para yan sa dugo ninyo ng mga babae. Pero pag kaming mga bakla ang iinom, syempre, hindi naman kami babae, gagawin kaming babaihan ng hormone na yan. Kasi siya yung papalit sa androgen na dugo namin bilang lalaki. Siya yung magiging another dugo namin. Kasi nung pinanganak tayo, meron nga tayong tinatawag sa science and technology na subject nung elementary up to college. Merong X and Y chromosomes. So, meron tayo niyan. Meron tayong dugo lalaki at dugo
babae sa loob ng katawan natin. Kung anin doon yung pinaka-active na ginagamit mo bilang isang mamamayan, natural, madedevelop mo yun. Kung sabihin natin sa X and Y chromosome, ang ginamit mo doon is yung X, pwedeng maging dugong babaihan ka. Pag Y chromosome, pwede maging dugong lalakihan ka. Ganun. So, yan din na nangyari sa mga LGBT na lesbians. Ang pinakamalakas sa kanila is yung Y chromosome. Ibig sabihin, yun yung androgen. Kasi meron din sila niyan. Although hindi fully developed, yung dugong dumadaloy sa kanila. Kaya nga, meron tinatawag, diba, na ang mga babae, kaya nila ang trabaho ng mga lalaki. Mabibilang mo yung mga trabaho ng lalaki na kayang gawin ng babae. Kasi ginagamit nila yung isa pa nilang dugo, which is yung Y chromosome. Yan yung dugong lalaki. Ngayon, sa lalaki naman, ang ginagamit nila para maging bakla is yung X chromosome. Yan yung estrogen na nanggagaling sa mismong babae. Pero dahil pinanganak ka na may dalawang gano'n na dugo, X and Y chromosomes ang tawag nila. Meaning to say, inborn na yan sa'yo. Kaya ka magte-take nito ng micropill, which is dugong estrogen, kasi gusto mong gawing puro ang estrogen na dugo mo na para maging babaihan ka. So yun. Ngayon, kung baguhan ka lang na nagte-take nito, consult ka sa doctor. Ako, nag-consult ako sa doctor ko. Naging doctor ko na siya kasi naghanap talaga ako ng ways dahil gusto ko maging babaihan, ganyan. So, ang nangyari sa akin, naghanap ako ng malapit na ospital dito sa amin. Awa ng Diyos, may nakita naman din ako ospital malapit dito sa amin. And, ang nangyari, nagtanong ako sa front desk kung meron bang attending physician na umigayni. Kasi kailangan ko bilang transgender na ma-advisean, mag-guide kung ano man ang kailangan itik ng hormone para hindi naman ako nag-over the counter na delikado pala. Yan. Kasi minsan guys, yung mga pills na yan, pagbaguhan ka lang at hindi ka nasabihan ng mga friends mo transgender na gaya namin. Ang nangyari sa inyo, maninibago ka. Hindi mo alam. Pero nangyari kasi sa akin before, tanong ako, kasi may friend ako na bakla na ang ganda-ganda talaga. So, isa siyang parlorista. Ngayon, yung parlorista na yun, tinanong ko siya. So, ang pangalan niya is Gretchen. Yan. Hi sa'yo, Gretchen. Naaalala mo ba ako? Yan. Si Gretchen, na ating kaibigan ng transgender din. Tinanongan ko siya kung ano ang sa parang naninibago.
Sorry naman guys. So, pag iinom ka nito, huwag mong dadalawahin. Kasi, ang kidney natin, nahihirapan. Kasi, sa sobrang puro nito, nahihirapan yung kidneys natin. So, awa na Diyos, wala pa naman akong nararamdaman na something. Pero, ang ginagawa kasi, ng iba, iniinom nila tatlo sabay-sabay. Ako, nabigyan ako ng advice ng doctor kasi matapang to in a way na makakayanan ng katawan mo compared sa Dayan. Yung Dayan, napakatapang. Hindi ko lang alam kung ano mangyari sa'yo after mga chubby bells kasi sobrang tapang ng gamot na yun. Although, may mga mararanasan pa ganyan sa superficial or tinatawag na dito sa panglabas ng anyo. Hindi natin alam kung ano yung nangyayari sa loob ng katawan natin pag uminom tayo ng estrogen na hormones gaya ng micropill and Dayan. So yun guys, sana nabigyan ko kayo ng aral tungkol dito sa micropill, sa hormone na ating iniinom. Ayan. So pasensya na guys sa medyo chuntok blurs na ako. Kasi napuyat ako guys. Napuyat ako kasi nag-isip ako kung ano pa ang pwede itagdag sa negosyo. So yan. Kasi nag-negosyo na ako ng homemade longganisa. So anyway, yun yung pinagpuyatan ko. Kaya medyo sabaw-sabaw ako ngayon. Mata ko nauhuli. Parang lasing. Ganun. Anyway, so yun naman patayo ko sa mga transgenders na bata ka. Kasi merong dalawang klaseng transgenders. Ang transgender na isa na kilalang-kilala natin, sila yung mga nagpa-opera na. Pangalawang transgender, yun yung hindi ka nagpa-opera pero ramdam mo na merong natrap na ibang gender sa katawan mo. Kaya, transgender ka na rin. Yun ang tawag din doon. So, yun lang guys. So, na-educate ko kayo sa ganyan. And also dito, yan, tiniin natin. Awa ni Diyos. Ayan. Ayan. Malaki-laki na rin siya. Actually. Ayan. Yung nangyari sa akin. So, pag nagpapayat tayo, kasi pumapayat na rin ako kasi yun nga, epekto nito, kain ka ng kain. So, mahirap kontrolin kasi yung pagkain. Lalo na masarap yung pagkain. So, yun. Take note dyan. So, yun. Yun yung iniinom ko, micropill. And sinasabayan ko siya ng vitamin C. Kasi, ang vitamin C, ino-open niya yung aking mga cells para ma-absorb, para matanggap nila yung nararapat na mga vitamins. So yun, nagiinom ako noon and then after ng vitamin C, iniinom ko na siya. Isang pill sa isang araw. So, ang itsura niya guys, eh ganito. Ito yung itsura niya. So, merong mga nakalagay na Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Ayan. So, ang iba, ginagawa nilang tatlo. Ako, ang ginagawa ko, isa, sa isang araw. Tinitake ko siya sa gabi. Kasi sa gabi, talagang dun mag-work. Ayan. Kaya absorb niya yan. Kasi dun yung best na time na nagre-repair yung katawan and at the same time, pag ininom mo yan habang nagre-repair yung katawan eh na-absorb niya yung mga vitamins na para talaga magiging kapalihan. Ayan. So yun guys,
lang tayo ngayon, kahit walang makeup, ang ginawa ko lang is pulbo, and then, ayan, natural lang yan, wala tayong ginamit ng lipstick. So, yun lang guys. Hindi ko ini-encourage ang iba na mag-uminom din. Ang ginagawa ko lang is sinasabi ko kung ano nangyayari sa akin pag ininom ko yan at anong epekto pag ininom ko yan. Kasi nag-take ako niyan. So, binibigyan ko lang kayo ng kaalaman about sa hormone na iniinom ko. Bakit ako nagiging babaihan unti-unti. Maigi na rin yun kaysa naman yung bigla ang kanaging babaihan, di ba? Parang hindi na natural. At least, dahan-dahan na. Gaya nga ng kanta ni Maha Salvador, dahan-dahan lang. So, yun. So, anyways, yan muna yung magbibigay ko sa inyo, guys, na information about the hormones and about the HRT and sa aking transition bilang isang transgender. So, yan guys. So, sana makapulutan nyo ng aral and I hope yung mga batang generation ng LGBT gaya ng transgender, gaya namin, mag-consult ng doktor, magtanong anong hormone ang para sa iyo. So, kung bago ka sa aking channel, please subscribe and then hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga susunod kong uploads. Kasi minsan, ang uploads ko, kung hindi pagkain, yan eh yung mga nangyayari sa araw-araw. At kung hindi man yun, may ina-upload din ako na yung tungkol naman sa negosyo ko. Para at least, marami akong variety na mapapakita sa inyo bilang nanonood kung ano talaga yung nangyayari sa buhay ng kagaya ko. Transgender. Ayan guys. Kasi kung magsistick lang tayo sa luto-luto, hindi nyo na alam kung ano nangyayari sa akin. And since, syempre, transgender ako, gusto kong i-share sa inyo yung araw-araw yung nangyayari sa akin. Kaya ang content natin ay iba-iba. Para at least, mabigyan ko kayo ng iba't-ibang mapapanood. Ayan guys. So kung bago ka lang, subscribe, hit mo yung notification bell. Kung gusto mong i-like, like mo. Gusto mong i-share, i-share mo. So yun guys. So, I hope mabigyan ko kayo ng kaalaman about sa HRT program na ginagawa ko or hormone replacement therapy program na ginagawa ko bilang isang transgender para maging full bloom na babaihan na tayo. So yun guys, and also hanggang sa muli, abangan nyo na lang yung susunod na uploads. Bye guys.